is Weng and welcome back dito sa ating YouTube channel. Ayan, so meron na naman tayong bagong video at alam ko na gustong-gusto niyo yung mga ganitong klaseng upload. Dahil mag-uusap na naman tayo about sa pills! Ayan, so today, isa-share ko sa inyo kung ano ang aking na-experience sa pag-take ko ng Daphne pills for 2 months. Ayan, and after 2 months, I decided to change my pills to Lizelle. Once again, may Lizelle kasi ako dito sa sayang naman kung di ko inumin. And itong Daphne, medyo hindi ko na siya gustong i-take dahil meron ako mga something na na-experience sa kanya na siyang i-share ko sa inyo ngayon. So, kung interesado kayo kung anong mga na-experience ko with Daphne, keep on watching. Ayan, so itong Daphne, by the way, ay common na iniinom ng mga mommies na nagpapa-breastfeed. So, parang progesterone only pill siya. So, hindi siya katulad ng Lizelle na estrogen and progesterone or dalawa yung nahando na composition. So, ito ay isa lang para ito sa nagpapa-breastfeed. At dahil ako ay nagpa-breastfeed ako, pero mix naman siya. So, ito yung pinili kong take. Kasi parang hindi pa handa yung baby ko noon na hindi na tuloy ang mag-breastfeed sa akin. So, ito yung tinake ko na pills. And nakaubos nga ako ng 2. Actually, hindi ko pa masyadong naubos. Ayan o. Ayan. So, dahil ayaw mag-autofocus, hindi ko tuloy mapakita sa inyo. Nakakabanas talaga. So, yun na nga. Nag-start ako mag-take nito last 2 months ago. Ito nga yung naubos kong ito. So, madali lang siyang inamin kasi dahil parang iisa lang yung composition dito sa ano. Parang puro white lang siya and pare-pareho lang. So, hindi siya katulad ng mga pills na merong 2 color. So, madali lang siyang inamin. It has 28 tablets. So, ibig sabihin kapag ka naubos mo na yung 28, you're going to start with another pack. Itong Daphne pills, kapag tinikman mo siya, para siyang may lasang sugar, matamis-tamis siya and madali siyang mag-melt sa mouth. Ayan, so mag-start na tayo sa ating mga overall experience. Ayan, so number one na experience ko sa kanya, the first time na ako ay nag-take sa kanya, parang nawala ako ng ganang kumain. Pero yung gana na yun, bumalik din naman agad. So parang nung una lang, ninibawi katawan ko dahil nag-take ako ng pill. So after siguro mga 3 days, balik na naman ng gana kong kumain. And during my first month, wala naman akong gaanong napansin. Ayan. So, nung bago ako magkaroon, kung napansin nyo, nung last month, kung napala nyo yung vlog ko, meron akong parang, sabi ko, nag-vlog ako, tapos meron akong tagyawat dito na isa. Ayan. So, after kung magkaroon, nawala naman yun. Yun nga lang, pagdating nitong second month, yun nga, nag-take ako ng collagen, tapos nag-skincare pa ako ng Korean. So, nung una, maganda yung skin ko. Ayan. Tapos, nung nag-take na ako ng collagen, parang nagkatagyawa to. Kaya napagbintang ko pa nga itong collagen. Ngayon, so, sabi ko, bakit ang dami kong tagyawat? Meron ako dito. Tinakpan ko lang yan, marami dyan. 1, 2, 3. Tapos, meron 2 rito. Tapos, yung tagyawat na yun, masakit. Sabi ko, kung ito ay dahil sa collagen, bakit ang sakit? Kasi masakit, kasi commonly to, nagkakaganto ko, parang pagka nagkaroon ako ng, parang hormonal acne siya, yung tagyawat na hindi mo kayang tirisin kasi parang pigsa, napakasakit na talaga. Ayan, so, ayun na nga, no? So, hindi siya gumagaling basta. Ngayon, sabi ko, hala, nakakainis naman tong collagen na ito. So, tinagyawat ako, nakaka-imbernak ako. Tapos, alam nyo, walang ano-ano. Nagkaroon ako ng period. Sabi ko, hala, kaya pala ako tinagyawat kasi magkaka-period na ako. Ayan, so, nung tinake ko yung Daphne pills, actually, the reason why I take pills is kasi kumbaga hanggang sa ngayon hindi pa naman kami ganong sexually active, kaya pwede hindi ako mag pills, pwede ako magbilang na lang ng calendar at labo. Kaya lang kasi napansin ko na yung period ko hindi dumadating on time, minsan mahaba yung pagitan, siguro dahil nagpa-breastfeed ako. Sabi ko, mag-take na ako ng pills para umayos yung period. So nung unang pack ko ng pills, nung after ko matapos yung 28 pills ko, nagkaroon naman ako ng on time. Ayan, so sabi ko, aba, maganda. Kaya, nag-proceed pa ako sa pangalawa. So, nung nasa pangalawang pills na ako, eto yung mga napansin ko sa sarili ko. So, number one, naging para akong mainitin ng ulo, na parang lagi akong nai-stress. Hindi ko mapigilan ang stress ko, kahit mga walang kwentang bagay, nabubuisit ako. Yung mga simpleng pag nakita ko na yung in-upload kong video walang nanood, naiinis ako. Kapag biglang may inuto sa school, naiinis ako. Kapag may estudyanteng biglang nagtanong nang wala sa hulog, naiinis ako. Madali akong mainis. Tapos sabi ko, ano ba tong, akala ko it's normal, talaga masungit ako. Pero parang, itong lately, iba na yung feeling ko. Sabi ko, teka,
may mali, hindi naman ako ganito. Nasa akin naman, kahit walang manood sa vlog ko. So, nag-vlog ako, napaka-positive ko kayo. So, okay lang kung ayaw nyo panoorin yung ina-vlog ko sa Dead Malu. Diba kasi sideline ko lang naman ng pag-YouTube. Pero ngayon, naano ko, tapos, sa lahat ng bagay, naiinis ako. Parang, hindi ko maintindihan ang sarili ko. So, parang feeling ko, hindi siya naging healthy sa aking emotion. Nagkakaroon ako ng problems with emotion. At naisip ko na baka sa pills yung, kasi dun nga sa Lizelle pills. Ang karakteristik ng Lizelle pills, dahil low dose yung Lizelle, parang nakakatulong siya para ma-decrease yung parang sobrang emotional na mga girls. Kasi minsan, sa hormones, pagka nagka-fluctuate ang hormones, correct me if I'm wrong ha, minsan, nagkakaganon tayo mga girls. Kaya, so, tapos, yun na nga, ang pinaka-ayaw kong nangyari sa akin ay nagkakaroon ako ng tigidig. Masakit eh, masakit. So, nung una pa, isa-isa lang. Ngayon, aba, ang dami at patubo siya ng patubo. Sabi ko, ay, kailangan ko na mag-stop. Hindi na ako magte-take ng pills na ito. Kasi, nagkakatigidig na ako. And, alam niyo naman, pag teacher ka, vlogger ka pa, hindi maganda na maroon kang tagyawat sa mukha. Diba? Siyempre, dahil ako ay vlogger-vlogger ng mga skincare. So, wala na magpapadala ng product sa akin. Puro ako tigidig. Diba? So, pero alam nyo, yung mga tigidig na yan, blessing din naman yan. Kasi nga, pag the more na may tigidig ka, pag napagaling mo ng product, meron kang review. Mahirap din kasi, alam nyo, mahirap din ba nakalagay ng mga vlogger na hindi masyadong tinutubo ng tagyawat katulad ko. Kasi, wala akong masabi. Kasi, hindi ako tinitigyawat. Hindi ako nai-irritate sa mga beauty products. Kasi, minsan, blessing din yung magkatagyawat ka. Pero, hindi naman yung ganito. Napakasakit naman eh. Kasi, yung mga ganito, kahit anong skincare ang gamitin mo, hindi yan gumagaling. Isa lang ang nakakapagpatuyo niyan. I-share ko sa inyo sa mga susunod. Ayan, so yun. Kumbaga parang hindi na siya masaya. Kaya ayun, wala naman ako masyadong masama na na-experience sa kanya bukod sa masasakit na tagyawat at saka yun na nga yung aking emotional eklabo problem ay medyo naging matindi na parang hindi na naging healthy on my part. Therefore, I decided to stop taking Daphne. At saka nga pala, another reason, ano? Ang Daphne kasi, ang grace period niya kapag nakalimot ay hanggang 2 hours lang. Kung ako nagkakamali kasi meron akong vlog niyan, balikan nyo nga yung vlog ko, hanggang 2 hours lang. So, kapag 2 hours and above ka, na nakakalimot, medyo na ibabawasan yung effectivity niya. Eh, alam niyo naman ako, busy-busyhan, minsan nakakalimutan. Hindi katulad ng Lizelle, ng Althea, ng ano, kundi ako nagkakamali hanggang 12 hours, kahit na hindi mo mainom on time, pwede ito 2 hours, medyo, minsan lumalagpas ako ng 2 hours, yun nga. Kaya ang nangyari, dun sa pangalawang pack ko, may 4 pang tableta, nagkaroon na ako ng period. So, napakaaga ko nagkaroon ng period. So, 24 days lang, may period na naman ako. And sabi ko, ay, hindi ako hiyang dito. Kasi commonly ako, natatapos ko yung pills bago ako magka-period. Kasi very regular lang ang period ko. Ngayon, para dun sa mga mommies na nagpapa-breastfeed, wala naman kayong ibang choice kundi ito. Dahil hindi naman kayo pwedeng mag-take ng mga ibang pills maliban sa progestin only pills. Pero kung kayo nagpapa-breastfeed at hindi kayo hiyang dito, siguro look for another option, pwedeng IUD, pwedeng implant, or pwedeng injectable. Meron naman mga ibang option. Magtanong kayo sa OB nyo para yun ang papagawa nyo. Kasi kung hindi na nagiging healthy sa kalusugan nyo yung pag-inom ng isang pills, kailangan maghanap ka ng alternative na option. Ayan, so all in all, yun lang naman ang na-experience ko. Ayan, so yun lang. That's all for today's video. See you in my next one. Bye!